Okay, good day to everyone. Mr. Donald Sumadon, at magbibigay na naman ng konting kaalaman para sa inyong lahat about police intelligence. Yan ang pag-uusapan natin. At kung ano ang detalye niyan, panoorin mo ang discussion na ito kasi ito ay para sa iyo. At makinig kang mabuti, no? Makinig kang mabuti, intindihin mo kung mayroon kang tanong. Put your question on the comment below. And I'm very much sure I will reply or respond to your question. Okay? So, ayun. And good day sa lahat. At papag-aralan natin ano, itong basic concept of police intelligence. So, ano nga ba ang police intelligence at ano ang police intelligence officer? Pag sinabi nating police intelligence officer, of course, that is the person who carry the objectives of police intelligence. Yan nga yung pagpag-aralan natin, all about police intelligence. And what is police intelligence? Based on the definition, this is the end product resulting from collection, evaluation, analysis, integration, and interpretation of all available information. So take note for this, ano? That the purpose of having this one, police intelligence, ay mangalap ng informasyon. Pag sinabi nating police intelligence, tapos na. That is already the end product. Meron kasi tayong category ano, ng information. Later on, madidiscuss natin. At pag sinabi ng police intel sa kasamahan niya, sabi niya, body o kaya ay sir, A1. Yan. Ano yung A1? Ha? Later on, basta A1 yun. Ha? Hindi yung A1 na nag-iiwan. Ha? Yung A tapos dash 1. Ganon. May ibig sabihin yun. B-2. May ibig sabihin yan. Pero wag muna tayo doon. Ano? Dito muna tayo. All about information. At ano naman ang information na ito? Take note, that is regarding the activities of criminal and other law violator. Yan ang purpose kung bakit tayo mayroong police intelligence. Mga secret law enforcer ang mga yan na nagpapatupad. Of course, they are enforcing the law. At isa nga yung ini-enforce nila, nagde-detect sila ng mga criminal activities. Okay, di ba? Yan kasi ang problema natin eh. May mga criminal. Bakit ba naman kasi meron kayo. Di ba? Ano kaya kasi kung mamuhay na lang kayo, lalong-lalo na yung mga sindikato. Bakit ayaw nyo ba kasi ng mamuhay ng legal, ng hindi nagbebenta ng droga? Alam nyo naman ang drugs. Sinisira niya yan ang kinabukasan ng mga kabataan. Hindi lang kabataan, uri lalakay. Ang mahilig ti droga. Iso nga da ti agrape, mangrape da. Ada iti vowsy, violence against women and their children. Bugbogan da ti asawa da, apay, nakadrugs. Nang gulo, gumawa ng krimen, damay ang mga pamilya, namuong problema, ay nako. Okay, di ba? So, kasi may mga criminal talaga na pagalagala, kaya meron kaya dapat lang na meron tayong police intelligence officer. Police intel ang tawag niyan. Okay. So, ano nga bang importance of intelligence? Of course, number one, it is the vital to enable a nation to formulate its policies, strategic plan, and conduct its diplomacy. Alam nyo ito, ano? Very broad ang number one. Just like for example, may mga kaibigan tayo, may mga ally, may mga allies tayo na ibang bansa. Pag pumunta ka doon o pumunta sila dito, alam natin yung mga policy, mga mag-conduct tayo ng mga strategic plan, ano, in order sa mga diplomatic officials, masecured sila. Oh, di ba? Kaya usually pag mga ganyan may mga advanced security na ang mga 'yan. Okay?
And number two, intelligence is needed in order to enable a nation to forestall the activities of its internal and external enemies. O yun, yung mga ISIS, nalalaman natin na nasa Pilipinas. Sinabi ba ng ISIS na nandito sila? Hindi. Nalalaman natin kasi meron tayong mga police intel operative. Hindi lang police, may mga military intel tayo and other law enforcement organization na meron tayo. Sila yung mga nagfa-function. Later on, mapapag-aralan natin yung NECA, that is under the office of the president. Bakit nalalaman ng ating presidente yung mga iba't ibang politiko na involved sa drugs? Kasi meron siyang intel. At meron din tayong mga law enforcement agencies pa na nag-i-intel sa mga criminal activity nga. Yan nga yung purpose niyan, yung nabanggit ko kanina. Bakit may ISIS? Bakit nalalaman nila? Bakit nalalaman nila na may Abu Sayyaf na magpasabog daw yan sa Luzon, dito sa Luzon? Dahil sa mga intel yan. And number three, it is necessary to detect and prosecute the activities of criminals and subversive elements. Kaya nga yung previous discussion natin on the history to those personalities involved in intelligence ay nagiging spy sila, no? Umiispya sila sa isang organization. Pinapatunayan nila kung totoo ba na yung na mayroong organization na salisigang. Bakit nalalaman nila na mayroong ganyan? Because of intel. Bakit may mga iba't ibang klase ng gang, just like Martillo Gang o Asitilin Gang? O bakit may mga ganyan? Siyempre, yan nga yung purpose niyan, to detect and prosecute those criminal activities. Makakalap sila ng ebidensya. And number four, it is vital. Pag sinabi nating vital, importante, ano? In providing ample security for the people and the state. Huwag nating hayaan na dadami ang mga ISIS, mga Abu Sayyaf na nagpapasabog, nag-i-extort. Alam niyo yung extortion. Sasabihin nila sa isang kumpanya, pag hindi ka nagbigay ng 1 million, pasasabugin namin yung building mo, yung negosyo mo. Yan yung mga pananakot nila. So, importante ito para maging secure tayo dito sa ating komunidad. And number five, intelligence plays an important role in the life and survival of a country. Para hindi tayo magulo, magkagulo-gulo. Malalaman natin in advance at makagalaw na rin ang mga military, ang mga PNP personnel natin, no? In order to provide peace and order. Mahuhuli na kaagad-agad kung napanood niyo yung discussion ko about crime prevention and crime suppression. Yan ang purpose niyan. Okay? So, ituloy natin. Tuloy ko lang basahin. Ano? Important role in the life of survival of a country by providing advanced and exact knowledge of the intentions and design of its enemies. Yan nga ang purpose niyan. Ano? Para sa ganun, malaman natin yun. Yung tinatawag nilang modus operandi. Alam niyo ba yung modus operandi or the mode of operation ng mga criminal activities? Nalalaman na natin in advance na nag-ooperate sila through acetylene, no? Yung laglag barya. Alam niyo yon? Yung laglag barya, modus operandi ng mga criminal yon. Maglalaglag sila ng barya, ikaw naman pupunta ka and then yun na. Kikidnapin ka na o kaya hoholdapin ka na. No. So those are the importance of intelligence. Now, punta naman tayo dito sa desirable qualities of an intelligence officer. Ito yung katangian, no? O kaya ay character, ha? Meron ba kayo nito? Okay. Ano-ano ba ang mga yan, sir? Number one, knowledge, ability. This refers to the intelligence and mental capacity. Ibig sabihin, unang-una, since in the word itself, intelligence officer, matalinong officer, parang ganyan yan eh, no? So, dapat matalino ka. Ha? Hindi naman yung sobrang talino.
Dapat alam mong ginagamit yung utak mo. Yan ang yan yan yung logic niyan. Alam mong mag-determine ng mga simpleng bagay kung ikaw ay nululoko o hindi. Mamaya yan, no? Nandyan yan sa baba niyan, yung yan yung number 4, oh. Can distinguish between facts and fiction, between essentials and non-essentials. So dapat alam mo yung importante at saka yung mga hindi importante. Kumbaga, at least man lang yung mga basic lang, kasi hindi naman kailangan sobrang talino mo eh. No? At least meron ka rin namang initiative, meron kang tinatawag nila yung tinatawag nilang coconut shell, alam mong gamitin yan. Okay na yan. That is under the knowledge ability. Number 2, perceptive about people. This refers to the good judgment of personal character. Oh. So, kaya nyo ba yan? Ha? Yung, kumbaga, you have the instinct na yung kaharap mo, kaibigan mo, ay kaibigan mo nga. Baka naman kasi may mga kaibigan tayo, no? Ang purpose lang sa atin ay utangan ka lang. Tapos pag nautangan ka na, wala na. No, di ba? May mga ganyang manluloko, kaya yung mga manluloko na yan, piktosan nyo nga ang mga yan. No? So, dapat ganyan. Ang tawag yan ay perceptive about people. Dapat meron kang good judgment about sa karakter nila. Okay? And, kaya nga minsan naririnig natin yung, yan kasi eh, panagrupa na pailang. Di ba? Panagrupa na pailang. Manyak kung kunadan, panagrupa na pailang ang mapagkatiwalaan. So parang ganyan yan, ano? Number 3, flexibility o kaya ay adaptability. So ibig sabihin yan, able to work with others even under difficult conditions. So hindi ka namimili kung sino yung pwede mong pakibagayan, pakisamahan, no? Dapat adjustable ka. Kahit na sino, pwede kang mag-adjust. Ikaw yung, kasi nga, matalino ka eh. No? Yan yung, at saka kung sino man yung makaharap mo, makausap mo, hindi mahalata na ikaw ay intelligence officer. Hindi mahalata. Kasi once na nahalata ka, ay nako, delikado ka. Anong tawag natin doon? Pag once na nalaman nila na ikaw ay intelligence officer, ang tawag doon ay burnout ka. Yun yung sinabi ko, no? Di ba? Once na burnout ka, ano? Papalakpakan ka ba ng mga sindikato? Papalakpakan ka ba ng drug lord? Ako, hindi. Ha? Tatadtarin ka. Yan ang gagawin nila sa'yo. Tatadtarin ka ng pinong-pino. Yun yung sinabi ko sa'yo, sa inyo, in example ko. Hypothetical yun lang. Ha? Yun na. Okay? Kumbaga, exaggeration lang yun. Okay, at ilalagay ka sa dilata. Okay? Can distinguish, yun yung sinabi natin kanina. Number 5, possess inquisitiveness or an inquiring mind. Laging matanong. Dapat ganyan, no? Yun kaya, halimbawa, yun kaya yung suspect or yung target ko? O hindi? O, halimbawa, pumunta sa isang building. Ano kayang gagawin niya doon? O, diba? Mga ganun, dapat ganun yung nasa utak mo. Tumatakbo ka agad-agad, hindi yung nakita mo na pumunta doon, eh, parang wala lang. No? So, dapat you have the inquisitiveness o kaya ay inquiring mind. At saka, ganun talaga, kung may hinahanap kang tao, hindi ka mahiyang magtanong. Pag meron kang operation, meron kang hinahanap. And have ingenuity. Ibig sabihin yan, meron kang sariling diskarte. Hindi yung nagtatanong ka sa kaibigan mo o kaya ay kabady mo. Buddy, ano bang gagawin ko? Iba naman yun. Hindi yun yung klase na inquisitiveness. No? Dapat may sarili kang diskarte. Yan yung have ingenuity. Observant and alert. Dapat yan. Able to express ideas clearly, briefly, and interestingly. Dapat meron yan, ha? Meron ba kayo yan? Okay? Yung bang mga kaya nyo bang na-express yung inyong mga idea? Halimbawa, tatanungin ka ng hepe mo, o ano na? Hepe, ganito eh. Wala pang development.
O bakit wala pang development? O kailangan clear yung explanation mo. Briefly. Anong ibig sabihin ng briefly? Hindi yung ibig sabihin na naka-brief ka. Dapat short lang siya o kaya ay summary lang siya pero naiintindihan. O kaya ngayon o kadugtong niya, interestingly. Kaagad-agad naiintindihan. Yan. Number 9, discipline also. Kaya nga, important yan, no? Estudyante pa lang kayo, class. Sinasabi na namin yan, dapat disiplinado kayo. Alam nyo yung ginagawa ninyo. Okay? Siguro dahil ganito na, puro virtual tayo, kaya medyo masyadong hindi na-enforce yan. Number 10, patient and hardworking. Dapat ganyan. Pag sinabi nating patient, naanos ka, matyaga. Yun ngang gunman, no? Yung gunman na binaril niya yung isang politiko noon na dito. And based on their investigation, hinintay niya 3 to 4 hours ang ebidensya kung bakit sinabi yan ng yan yung conclusion ng mga pulis na nag-imbestiga dahil sa dami ng upos ng sigarilyo. Tingnan nyo, mga criminal, matyaga sila sa kanilang target. Ganun, dapat ganun din. Doble tiyaga ang mga kapulisan natin, mga intelligence officer natin, na magmatyag. Hindi yung dumaan lang, wala na. Dumaan lang yung, dumaan lang siya sa isang lugar, hindi nakita yung target, wala na. Next, good memory, integrity, and discreet. Alam yung discreet sa salitang the word itself discreet, secret, knows when to talk or keep mouth. Dapat alam mong gamitin yung information na meron ka. Dapat alam mo kung kanino mo ibibigay. Okay. Now let's proceed to the functional classification of police intelligence. We have 3 functional classification of police intelligence. No? The criminal intelligence, the internal security intelligence, and public safety intelligence. Pag sinabi natin criminal intelligence sa word itself as you read, no? Criminal intelligence, crimen in short. So this is refers to the production of intelligence essential to the prevention of crimes. Kasi nga yan ay purely for criminal intelligence lang. So ang target natin dito is for prevention of crime, investigation and arrest, and to include prosecution of criminal offenders. Wag lang tayong hindi lang yung purpose is to prevent crime, investigation and arrest, hindi lang yun. Hanggang sa makarating yan sa korte, hanggang sa masentensyahan, that is all about criminal intelligence. And in this, ginagamitan yan ng surveillance. O yan, mga discussion natin yan sa susunod. Informant at saka interrogation and search. Sa isang pulis, no? Isa lang na factor ito na maging effective ang isang pulis ay dapat meron siyang informant at saka informer. Yan. Bakit? Ano ba ang purpose niyan? Yan ang mata mo sa community, yung inyong mga informant. Kaya nga sa mga pelikula, di ba? Ang ginagawa ng mga bida, binibigay yung 50 pesos or 100, tapos kumuha ng sigarilyo. And then, nung kumuha pala, nagtatanong na siya kung merong impormasyon. Meron ka bang kilalang criminal dito? Wanted dito? Nagtutulak ng droga? Gumagamit ng droga? Yun yung mga information na kailangan mong malaman. At once na nakakuha ka ng information, naku, malaking bagay yan pag nasolve mo. Next, ano naman yung internal security intelligence or in short, INSENT. This refers to the knowledge essential to the maintenance of
peace and order. Pag sinabi kasi natin internal security intelligence within the community. At kasali dyan, ano, yan nga ang pinaka-purpose niyan, the maintenance of peace and order in the community. I-maintain mo lang na walang makapasok na, drug lord, walang makapasok na addict, walang makapasok na ag-recruit iti na maki-join sa NPA. Yan. And also public safety intelligence or PUSIT. PUSIT. Okay, so ano naman to? Refers to the knowledge essentials to ensure the protection of lives and properties. Kaya kailangan mayroong nagpapatrolya dyan in order to protect the lives and properties, to ensure the protection of all the community. Anong kailangan? Dapat may visibility ang mga kapulisan. O kaya ay military doon sa isang lugar, doon, no? Sa isang lugar na pinuntahan ko, may detachment ng military. So, sabi ng mga nandun, nagpapatrolya daw yung mga military natin. Kasi nga naman, yung mga kapulisan natin, hindi sila, kasi bulubundukin eh. Ayan. So, those are the example of that. And how about the forms of intelligence? We have sociological intelligence, biographical intelligence, armed force intelligence, and the geographical intelligence. So, ano ba ang pinagkaiba ng apat na yan? Pag sinabi nating sociological intelligence, this refers to the group of people and group dynamics of population. So, alam naman natin, kaya dapat continuous yan, ano? So, pag sinabi kasi nating dynamic, nagbabago. Kagaya halimbawa sa isang lugar, halimbawa sasabihin mo na ibanag country o ibanag place. So ibanag noon ba? Noon ibanag, pero ngayon ganun pa rin ba? O di ba? Kasi meron tayong mga pan eh ano 'yun, yung mixed culture na, no, may mga iba't ibang mga tribo na pumupunta sa isang lugar para magtrabaho, nakipag-asawa, tumira na sila doon, so nahaluan na ng mga ibang lahi. So yan, dapat i-monitor ang mga yan, i-maintain yan about the group of people or about people, no? And that is all about sociological intelligence. Kung ang target mo ay tao, ang target mo, sociological intelligence yan. At kapag naman ang target mo ay individual, personalities, yung specific, halimbawa si Don Juan, yung mga kilalang tao, yung mga drug lord, mga halimbawa si Pedro ay leader ng isang sindikato, ang tawag naman dyan ay biographical intelligence, dapat alam mo. So, in the definition, deals with the individual personalities who have actual possession of power. Sabagay, that is a broad definition. Pwede nating isama dyan yung mga politiko natin because they have actual possession of power. Pro-protectionan natin sila. Diba? So, on biographical intelligence. So, specific na tao naman yan. Yung sociological, group of people naman yan. And then, armed force intelligence, o kaya ay para mas lalo nating maintindihan, military intelligence. So, alam naman natin, pag sinabi nating military intelligence, siyempre, yan ay mga sundalo. No? At ang pinagkaiba niyan, sundalo at pulis, parehas lang naman sila that their aim is to maintain peace and order. Yun nga lang, kwan naman ang mga sundalo, insurgency sa mga rebelde, mga Abu Sayyaf. E samantala ang kapulisan natin ay within community-based naman sila at they prevent o kaya ay they maintain peace and order in a certain community. Yan naman ang pinagkaiba ng armed forces at saka sa PNP natin. Okay?
So, how about geographical intelligence? Pag sinabi naman natin geographical, this deals with the progress of research and development as it affects the economical and military potential of a nation. So, geography or geographical intelligence, that's referring to a nation. Kagaya ng, di ba, nababalita yung awayan sa Spratly Island. Okay? At saka yung ibang mga island natin, sinasakop na ng mga, ng China. Talaga naman, no? Yung mga China, mga Chinese, ano? Sa bagay, nung history pa lang yan, o alam naman ninyo na yung father of intelligence ay Chinese philosopher. O talagang expected na yan, mga Chinese. Matatalino ang mga yan, hindi lang matalino sa kung anong talino, pero matalino pa sila pagdating sa war, sa gera. No? Diyan tayo gihado. Kaya nga maraming oposisyon nagsasabi, bakit ang presidente hindi mag-declare ng parang magbitaw ng marahas na salita? Hindi kagaya ang ginagawa niya ng Amerika. Eh siyempre, ang presidente natin, matalino din yan. Alangan naman na ibuli mo yung manapak sa'yo. Siyempre, ang ibuli mo, yung alam mong hindi manapak sa'yo. Di ba? Kagaya niyan, sinabihan niya ang Amerika. Siyempre, alam niya, ang Amerika, hindi papalag. Hindi kagaya ng China. Nako, delikado. Pag binuli mo yan, meron kang binitawan, magre-retaliate, lalaban. Di saan pa, di kawawa tayo, gera na. Alam nyo, hindi maganda na magkaroon tayo ng gera. Yan nga yung iniiwasan ng ating presidente. Ang gera, mas maraming madadamay na sibilyan or inosente. Kahit na sabihin mo na, sundalo lang yan, pulis lang yan, hindi. Gera, war yan eh. So, hayaan natin, ano, ang wisdom ni Pangulong Duterte, okay nga at ganyan, may sarili siyang desisyon. Paano kung, ano yun, utos-utusan lang ng mga advisor niya. Buti nga at may sariling desisyon yan eh. Okay, so that is all about geographical intelligence. So alam mo, yung bansa natin, hindi natin kaya ang China. That is, in short, pagdating sa geographical intelligence. Now, let's proceed to the kinds of intelligence. Ano ang pinagkaiba niyan? Yung strategic intelligence at line intelligence. Pag sinabi nating strategic intelligence, this is not of immediate value. Ibig sabihin, hindi outright na kailangan. Long range ang nature pag sinabi nating strategic intelligence. Kagaya ng example, ano? Ano ang example natin, yung strategic intelligence? Noong mag-take ako ng board, ano, that was 2004. Yan, ganun na ako katanda. Noong 2004 pa, nag-take ako ng board. Ang programa ng gobyerno natin ay 2010, the Philippines will be a drug-free country. Ayun. Anong ibig sabihin ng drug-free country? Hindi yung libre na ang droga ng Pilipinas, hindi ganun, no? So, drug-free country, ibig sabihin wala ng droga, zero ang droga. So, just imagine 2004, marireach yan ng 2010. Oh, ganun katagal. Okay? So, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 6 years. Ah? O yan, kaya tinawag yan na strategic intelligence. So, hindi mo pwedeng, pag sinabi mo ngayon, maging drug-free na bukas, e mangyayari. Hindi. Ang line intelligence naman, opposite niyan. Immediate in its nature. Kaya kailangan ng commander diyan na mag-i-enforce. Just like halimbawa, counter-insurgency. May nakapasok ng mga Abu Sayyaf. O anong gagawin? Kaya mayroong tinatawag ang mga kapulisan natin na red alert. O, naririnig natin yan sa balita. Ang kapulisan natin ay naka-red alert. Alam naman natin, hindi yung red alert na, kwan, ha? Na babae. Iba yun.
Pero parang ganoon na rin kasi pag mga babae pag naka-red alert eh kuan yan eh masungit eh. Parang ganoon. Naka-red alert ang kapulisan natin, sensitive sila. Kaya kapag long hair ka, at mahaba ang bigote mo, mapagkakamalan kang abusayap, i-plug down ka nila o kaya i-free freeze ka nila. Iimbestigahan ka. Yan. Yan ang line intelligence. Kumbaga, on the spot, immediate in its nature. Sabi nila, may nakalayang, may takas, may mga criminal na nakatakas. O, anong gagawin ng mga kapulisan natin? Hot pursuit operation. O, kagad-agad. Hindi yung, saka na, next year na. O, wala na, strategic intelligence na yan. Okay? So, yan yung pinagkaiba ng strategic at line intelligence. So, meron tayong tinatawag na PUET. Ah, hindi ito yung PUET niyo, ah. PUET. Ah, acronym yan. Yung P, W, A, at saka T, may ibig sabihin. Pag sinabi nating P, that refers to people. W, weather, E, enemy, and terrain. So, ito naman ay for military aspect of intelligence naman ito, ano? When we say people, this refers to the living condition of the people. Alam nyo ba dyan sa Santiago, ano? May lugar dyan noon. Noon na. Eh, hoping na wala na ngayon. Little Tondo. No? At dyan lumabas yung balita na Shabu Changge. Alam nyo yung Shabu Changge? Pwede mong ma mak pwede kang makabili sa Changge, sa tindahan. O, so, anong ibig sabihin? Yan yung living condition ng mga tao dyan. Magulo. No? Maraming holdover. No? Maraming patayan. Okay? Ano naman yung weather? Pag sinabi nating weather, no, sa mga military, that is the visibility. O kaya ay cloudy. Mga sometimes advantage yan ng mga military pag nagre-raid sila, nag-o-operate sila. Siyempre, yung mga abusayap, nakatulog sila o kaya ay nasa loob sila ng kanilang kampo. O, so, advantage nilang mga yan. Enemy. Location and strength. O, estimatedly, ilan sila? O, yun. Halimbawa, kung ang estimate nila ay 50, o susugod ka ba na lima lang kayo? I think sa pelikula lang yun, ha? Yung mga James Bond, yung mga Mission Impossible, I think mga kwan lang yun. Eh, dapat susugod naman kayo na kayang-kaya nyo yung 50 na abusaya. Terrain also. Pag sinabi nating terrain, yung klase, yung itsura ng lugar, kung yan ay bulubundukin, forest region, mabato-bato, no? O yan, kasi dapat alam mo yan. Halimbawa, pag nag-operate na kayo, entrance, halimbawa, papunta, at saka exit. O, alam nyo yung tatakasan nyo, tatakbuhan ninyo. Okay? So, yan yung mga intelligence information, no? Na kailangang malaman ng isang intelligence group. Okay? O kaya ay mga PNP at saka mga military natin. That's why sa baba niya, we have the five military aspect of terrain. Yung terrain ay pwedeng that is for covert and concealment. Ah, taguan, di ba? Mga pwede kang magtago. Obstacle or also. Pero magaling yan. Ano si Marwan? Ano ba? Alam nyo ba yung si Marwan? Di ba? Pag sinabi nating Marwan, yan yung mga SAF 44. Mga SAF na tumugis dyan kay Marwan na yan. Marami palang operation bago yung operation na ginawa ng mga SAF troop natin. Ayun nga ay naambus sila. May mga operation, may Operation Exodus. Marami eh, yung narinig ko mga dalawa ata, pangatlo na yung operation nila na namatay na yung mga SAF 44. So bakit? Kasi ang pinagtataguan niyang si Marwan na yan ay may mga ilog, no? Yung kailangan mong tumawid. Bakit? Obstacle kasi yan eh. Okay, kaya magaling din, matalino yan, no? Yung expert bomber na yan. Kaya siyempre, obstacle yan. Tatawid pa yung mga operative natin sa ilog.
Okay? Obstacle yan. Eh, advantage sa kalaban, advantage sa mga military kapag alam nila yung lugar. Critical key terrain features, observation, avenue of approach. Kung yung pag sinabi natin avenue of approach, kung papaano ka pupunta, susugod. Yeah. Okay. Next, counterintelligence. Ano naman yung counterintelligence? Pag inintel ka nila, inispya, may nag-ispya sa'yo, i-counter mo. Okay? Kaya ngayon, the reason why we gather information, that is our counter, or that is the counter of the different law enforcement agency or organization natin na meron ang Pilipinas, counterintelligence. Kapag nalalaman nila, okay, ay naghahanda na sila. So, this kind of intelligence covers the activity devoted in destroying. Ayan, sisirain mo yung plano ng kalaban. Mga terorista, mga Abu Sayyaf, mga NPA, mga kriminal, mga sindikato, counterintelligence naman yon. And there are three activities of counterintelligence: protection of information against espionage. Okay? So, dapat ang information hindi malaman ng kalaban. Kasi alam nyo, ang information, important yan. Ang information, nakasalalay dyan ang buhay ng mga maraming kapulisan o kaya ay military. Protection of personnel against subversion. Yung sasakupin tayo. Kaya nga, dapat ang mga China, yung mga Chinese na yan, hindi nila malaman kung ilan ang ating ang mga sandata, mga firearm ng mga kapulisan, sundalo natin. Dapat mga top secret ang mga yan. Kasi pag nalaman nila, ganun lang pala ang arm ng Pilipinas. Okay? Eh, caliber 38, yan nga pumutputok. Kunadan doon, di awanin na, sasakupin na tayo. Protection of installation and material against sabotage. Okay? So, those are the counter intelligence. Three activities. And counter intelligence is also known as negative intelligence. Bakit negative? Siyempre, counter nga eh. Sirain mo yung information nila. That refers to the three generic terms. So, maaaring yan ay security intelligence, counter-espionage, and combat intelligence. So, pag sinabi natin security intelligence, yan ay to secure yung national policies natin, diplomat decisions, military data, and any other information affecting the security of the nation. Yun yan yung sinabi ko, ano? Yung military data. Dapat hindi nila malaman kung ilan ang basuka, kanyon, o kaya ay helicopter, o kaya ay panggera natin. Kasi nakakasira yan. Pag nalaman nila, yan lang pala, kayang-kaya tayo ng ibang bansa, sasakupin tayo. So, let's secure to include also national policies. Okay? Diplomatic decision. Kasi may mga allies tayo na ibang bansa. Kasi kung wala tayong allies na kasama natin ang ibang bansa, kagaya ng treaty ng Pilipinas at Amerika, kaya meron tayong Philippine-US military exercise, no? Part yan, ano, ng security intelligence. Counter-espionage, ayun, yung i-counter natin yung mga espya. Hindi nga natin alam kung sino ang espya. Bakit ang lakas-lakas ng loob ng mga Chinese na sakupin tayo? Eh, sabi nila, si Trillanes daw, parang spy daw ng China. Kasi during the time of President Aquino, nagkaroon ng secret meeting. Eh, pag ganyan na secret, ibig sabihin, ano yan? Delikado, parang ganon. No? Hindi natin alam kung anong nangyari niya dyan. And combat intelligence. So, yan namang combat, yan na paghahanda sa gera. O kaya ay paghahanda para lumaban. That intelligence required by a commander to provide a basis for the planning
and conduct of tactical operations. Ayun. So, there are two general types of counterintelligence. I think dito muna tayo. After nito, ay hintayin nyo yung part 2 ng discussion natin. Ano? So, ano ba yung two general types of counterintelligence? Yung passive measures at saka active measures. Pag sinabi natin, passive measures are those measures which seek to conceal information from the enemy. So, kumbaga, itago natin, no? O itatago nila yung mga importanteng information. Later on, madidiscuss natin kasi meron tayong mga top secret credential, ano? Mga ganon na mga information. So, ano-ano ba ang mga yun? Yun yung kailangan nating proteksyonan. Pag active measure naman, which seek actively blocks the enemy's effort, no? Kumbaga, counterintelligence na yan. Active measure. Hanapin mo kung sino yung mga nandito na sa Pilipinas na mga terorista, mga abusayap. So, ang tawag dyan ay active measures. Okay? So, hanggang dyan muna and we will continue this. Subaybayan ang part 2 nito. Sa mga hindi pa nag-subscribe, link lang. Pasubscribe, mga kaibigan.